Another road trip, gas muna tayo dahil na one bar na lang ang ating gasolina. Bakit tuwing babiyahe tayo talaga? Laging may pagsubok. Eh, gusto ko lang naman mag-beach. Anyway, hindi ko na alam itong mga dinadaanan namin. Ah. Eh, kasama natin si Dwight. Ako pa din, pa-travel vlog. Eh, tuloy sila, ang galing. Oh. Magkamali ka, dire-diretso ka doon sa tubig. Aray. Para dahan 2, dahan sa Cavite. May headquarters pala ang mga reserve command, Philippine Army. Yun, 13 martyres na tayo. Ayan, nasa night Cavite na tayo ngayon. Ayan no, Morgundon na ako ngayon. So, ito yung mga medyo delikado dito. Yung mga tumatawid na kalabaw, minsan kambing. At mas madalas, ano dito, unggoy. Marami pa ditong unggoy sa Ternate kasi. Kaya, yun yung mga maaaring iwasan. Dito tayo ngayon na sa Kibyang Tunnel. So, from Daangare, dumaan kami. Hindi kami nagbayan-bayan, bali tumagos kami sa mga pilapil. So, ito may kakasalanan na, no? Sabi ko, saan? Yan, so actually ngayon na lang ulit ako nakapanig dito. So ang last na panig ko dito 2022 pandemic pa. So dati nakakapanig dito sa lugar na yan. Pwede ka dyan mapapicture sa ibabaw. Pero ngayon hindi na pwede. Dahil inakpan na nila to. So, kung maririnig nyo, sakit sa tenga. Yan. Ito yung minimum loob ng tunnel. Dati, ginagawa nila dito, magbubusi-busina. Kahit naman ako noon, pero ngayon hindi na. Wala naman rin napapala eh. Binaybay namin ang mga kurbada ng Nasugbo-Ternate Highway na hindi mo mapipigilan na magbabagal dahil sa ganda ng tanawin dito at mahigit isang oras na sa bayan na kami ng Lian, Batangas. At sa Barangay San Diego, Lian, Batangas ang tungo namin. Nasaktuhan pa nga namin Tulingan Festival pala kinabukasan. Ayos! Hey mga kalok, so nandito na tayo ngayon sa Lian, Batangas. So dito tayo pupunta sa Joy Amazon Reservoir Lian or just San of Beach. Yan. Napaka-aesthetic ng lugar na ito. Meron silang mga triangle cottage with air condition or electric fan lang. Sa haba ng biyahe namin, nag-order na rin kami agad ng foods. At kung family kayo, meron silang Nita House na good for 8 packs. Pagtapos namin kumain, nag-decide kami mag-island hopping para masilayan ang mga rock formation na kung saan namamangha ako parati. Ito nga pala yung bangka na sasakyan namin para sa island hopping na nagkakahalaga ng 200 per head. Pagdaong nga namin, hindi ko mapigilan ma-excite kaya dali-dali ako mag-set up ng drone para maipakita ko sa inyo ang ganda nito.
Siyempre, hindi ko palalagpasin ang sumilip sa ilalim ng dagat. Since wala kaming goggles, hindi ko masyadong na-enjoy ang pagkakataon na to. Magdidilim na rin, kaya nagpasya na kami bumalik sa aming resort. At kung mapapansin nyo, napakakalma ng karagatan ng mga oras na yan. Pero napakaganda, sinabayan pa ng paglubog ng araw. Sana'y nagustuhan nyo ang video ito. Huwag nyo kalimutan mag-follow or mag-like sa aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, sana nandyan pa rin kayo sa aking mga road trip.